Sabi nga nila, a new pair of shoes can change your life. Kaya hindi lang bago mausong style ng damit ang inaabangan tuwing magkapalit ang taon. Kundi maging ang mausong sapatos ay tinututukan na rin. Kasama natin ang shoe expert, ilan sa kanyang Kapuso Stars na kanyang dinedesenyohan ay sapatos si Sanya Lopez at ang Asia's Top Model Season 5 winner, Maureen, how do you say this? Rubblewitz. Okay, let's all welcome Jerome Santa Maria. Good morning, Jerome. Okay, so Jerome, ano ba mga mauso-uso na ngayong style ng sapatos ngayong 2019? For 2019, ang mausong style for the Philippines is yung mga medyo simple pa rin. Kasi yung mga Pilipinas naman kasi hindi tayo masyadong bongga. Ayun natin, sobrang bongga. So simple, pero parang may konting flair, may konting fun. Pero so, functional dapat yes, all yes, the time, all diba? The time and comfort. Okay, so unahin natin pa isa-isa yung mga uso nga. Why not start with yung sapatos ni Susie. Yes, with Miss Susie, yung shoe says PVC. PVC. Yung PVC yan yung plastic material, clear material. So para siyang twist nung Cinderella shoes. Kasi hindi naman tayo pwede mag-glass slippers, basag-basag ka agad so, yung panagkukumute tayo. Yes, yan yung parang translation natin nung Cinderella shoes. So yan siya. Ganda. So, yes. Nakaka-sexy siya ng paa, no? Yes. Kasi kitang-kita talaga yung shape ng paa mo. Uh-oh. And actually, yung... parang trend talaga siya, even overseas sila, Beyonce, parang, and even high-end brands. Marami silang version ng PVC shoes. Yes. Okay, moving on, meron namang fur. Ito, mamodel ko lang kasi suot ko siya. At aray ko. Tumama na naman ako. Ayan. Okay, ano to, Jerome? Yan naman yung fur naman. Fur. So, Philippines kasi diba wala tayong winter. So, pag nag-fur yung Pilipino, parang, wow, parang something, something social. something parang America. Pero hindi tayo masyadong, hindi nga pa napapalibutan yung sapatos. So, talagang parang, parang detail lang siya. Yeah, kasi pag masyado namang over the top naman, parang, hindi naman tayo, as I said, hindi naman tayo winter country. So, parang, a little bit of touch lang. A touch lang talaga of ano, for fun, di ba? Yes. Okay, after fur, meron naman tayong yung suot ni Ate Susan. Yun naman yung parang fringes na tinatawag. Fringes. Yeah. Okay, pati suot ni Connie yung fringes, yes, no? Same, okay. Yes, same fringes naman siya. So, yun naman, yung mga style na yan, para kasing simple lang siya, pero parang kapag sinusuot mo siya, parang nag-gumagalaw-galaw siya. Parang a little bit fun. Parang diba, simple siya, pero fun. May sarili siyang buhay. Yes. Nagtitwist-twist siya. Oo nga. So, parang meron siya yung movement niya, nakakadagdag ng fun element sa outfit mo, diba? Even if your outfit is super simple, basta suot mo ganyan, okay na. Tama. Alright, ito namang suot ni Luan. Si Miss Luan naman. Yan yung tinatawag na lace-up na style. So parang siyang at-twist ng gladiator style. Kasi yung gladiator style kasi medyo heavy siya, di ba? Heavy on strap. So parang yung trend kasi ngayon is medyo yung barely there kind of shoes. Yung parang kita yung paa. So yun. Parang siyang at-twist dun sa gladiator trend. Kasi yan yung gladiator parang yung straps yung malalapad, di ba? Masyadong heavy. So, ibang hanggang tuhod pa. So ito talaga, mababa lang siya pero manipis yung tali. Oo, yun nga, parang kita yung paa, parang medyo, yung mga barely there na mga trends natin. Nakaka-sexy siya actually, yes, no? Yes, actually, pwede siya for daytime. Parang kunyari, suot mo siya, even gabihin ka, meron kang lakad, pwede mo pa siyang, hindi ka na kailangan magdala pa ng extra shoes. Kasi for daytime, nighttime, pwede siya. Dire-diretso na siya. So mula sa opisina, mag-party ka na dire-diretso. Okay, pero syempre, hindi lang naman mga babae ang shoeaholics, di ba? Meron din mga boys na mahilig sa sapatos. So, pag-usapan naman natin ang trend sa mga shoes ng lalaki. Kung mapapansin naman natin for men's shoes, wala siya masyadong design. Okay. Kasi yung lalaki kasi mga Pinoy, more on function talaga, function, over anything lang else. So, nagpe-play around lang sa color, sa material, doon natin naglalaro. Alright. Pero napansin ko, boat shoes ha, I never knew na balik siya. Kasi for a while there, hindi sinusot ang boat shoes. Ngayon, it's back? Actually, ano naman siya? It's lagi, constant. Lagi siyang nandyan. Kasi hindi ko lang siya nakikita masyado. Hindi lumalabas ha. Yes. Okay, boat shoes. Parang staple shoes na mga lalaki. Parang ano siya eh, for day, for example, may semi-formal occasion, ganun siya. Pwede siyang, kumbaga, can wear it for a lot of things. So for a lot of things. Sneakers naman. Sneakers naman, very versatile siya. Pwede siyang for naka-shorts ka, naka-pants. Meron nung lalaki eh, naka-suits, naka-sneakers eh, di ba? Depende sa material. Yun. For example, naka-formal ka, dapat yung sneakers mo medyo, siguro leather. May mga leather sneakers na kasi tayo ngayon. That's true, meron nga. How about yung isa naman, high tops? High top. Pag high top naman, pero medyo edgy siya. Kasi pag sneakers kasi yung mga low cut, parang more on laid-back style. Casual. Casual. Pag yung mga high cut, parang medyo astig-astig type. Diba usually, mga skater type na... type na mga millennials, why not, diba? Maraming salamat sa ating
friend and shoe designer, Jerome Santa Maria. Thank you, Jerome. All right, mga puso, yan po ang Shoe Trends ngayon, 2019. Magbabalik po agad, tabo ng hirit.